Naniniwala ka ba na may player talaga na pinanganak para sa ligang labas? Yung player na hindi masyadong magaling sa PBA pero sa labas, nako, parang hindi ka maniniwala na average player lang sa PBA. Si Jojo Tangkay na isang former PBA player ay dismayado pala sa kanyang sarili dahil hindi niya nabigyan ng hustisya ang pananatili noon sa PBA. Ating alamin kung ano na nga ba ang buhay ni Jojo Tangkay ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Shoutout nga pala sa mga Cebuano dyan kasi ang player sa ating vlog ho ay pride ng Cebu. Dati sinubaybayan ko rin si Tangkay sa World Coat. May trademark yan na galaw eh. Yung hihinto, lilingon bago tumira ng tres. Sayang nga lang at hindi niya masyadong na-maintain ang magandang nasimulan. Ang 6'2 footer na si Tangkay ay pinanganak sa Cebu. Sa kasaysayan ng Kabisayaan, isa si Tangkay sa mga best basketball players dito. Kasama rin siyempre si Dondon Ontiveros. Nung kolehiyo, siya ay kabilang sa roster ng Southwestern University. Bali nung time na ito, may mga offers ang dumarating sa kanya at ang nangyari, siyang naging MVP ng Cebu Amateurs Athletic Association no year 2000. Noong 2001, umakyat si Tangkay sa pro ranks at nagpa-draft sa PBA round 1 16th overall pick selected by Santa Lucia Realtors. Ang Santa Lucia ho ay nagkampiyon sa taong ito. Kaso parang ang team na ito ay hindi naman siya binibigyan ng playing time kasi ang Santa Lucia naliliitan sa kanya at medyo mahinang development. Kaya anong nangyari, binigay siya sa Talk and Text Phone Pals noong 2002. Dito naman sa Talk and Text, si Tangkay ay wala masyadong swerte sa minutes, pabugso-bugso lang ang paglalaro. Dahil nga 16 pick lang siya, kaya hindi rin pinagkatiwalaan. Ang mas masakit, pinaglaro siya ng 14 games lang at ang resulta, nirelease din siya ng phone pals. Si Jojo Tangkay ay sobrang dismayado sa nangyari. Hindi man lang nabigyan ng break sa PBA. Naisip din niya na ibang-ibang aura dito sa PBA, parang limitado lahat. Parang na-miss niya tuloy ang paglalaro niya sa kolehiyo. Ang ginawa niya, nag-sign siya sa Well Coat Paint Masters sa PBL para ma-revive ang kanyang career. At finally, nagkaroon naman ng break. At alam niyo ba mga kuis, dito sa PBL siya ang superstar at nakakuha pa ng dalawang MVP awards. 2006, binili ng Well Coat ang Shell franchise. May ilang players din ang hindi na kinuha ng Well Coat. Buti na lang, hinawakan pa nila si Tangkay. Ni-resign nila ito pagkatapos ng napakagandang performance sa Semi-Pro League. Kaso noong 2008, binaliwala na lang siya ng Well Coat at iniwan sa ere. Dahil sa hirap ng buhay at kailangan ng trabaho, si Tangkay ay kinukuha sa mga paligang labas sa iba't ibang lugar gaya ng Bohol, Bukidnon, Davao, Negros Oriental, Pasig at sa mismong lugar niya sa Alugisan, Cebu. Alam niyo mga koy, sobrang effective po ni Tangkay sa mga ligang labas. Damang-dama talaga niya ang kompetisyon. Kumikita naman siya ng pakonti-konti dito at kahit paano, nakakaahon. 10 taon ang lumipas, 2018. Siya ay pumasok sa MPBL under Basilan Steel hanggang 2019. 2021 siya naman ay pumasok sa Vismin League under ARQ Builders Lapu-Lapu City Heroes. As expected, siya pa rin ang bida ng liga. 14 2021, isang napakalungkot na balita ang tumunog kasi isa si Jojo Tangkay sa mga sinuspinde ng Vismin dahil sa mga kahina-hinala at hindi kaaya-ayang pinakita sa court. Medyo napansin kasi ng mga officials na may nangyayari sa likod ng game. Siyempre, alam niyo naman ang ibig kong sabihin. Mula sa mga layups, free throws, mga turnovers ng parehong team. As a result, si Tangkay ay pinabayad ng 15,000 pesos at suspended sa entire first round ng tournament. Ayon sa Rain or Shine owner, dapat ibigay niya lahat, hindi yung parang sinasadya mong matalo para makahabol ang kabila. Nakakapanghinayang raw, sabi ng dating coach niya na si Leo Austria ng Well Coat. Pagkatapos suspindihin, si Tangkay ay nahirapang bumangon kaya humingi na siya ng tulong sa Rain or Shine owner kaya nabibiyayaan naman ng konting tulong. Pagkatapos ng suspension, pinangako ni Tangkay na hindi nasasabak sa anumang anomalya ng laro. Teka, ano na nga ba ang buhay ni Jojo Tangkay ngayon? Siya ho ay isa pa rin player ng ARQ Builders sa Pilipinas Vismin Super Cup at maayos naman ang buhay niya. Siya ho ay nasa Cebu at tumatanggap pa rin ng offers mula sa ligang labas. Simple lang ang buhay niya sa kanyang mga larawan, makikita mo talaga na kontento siya at may kapasidad. Sa pamamagitan ng mga sponsorships, nakakapunta na rin siya sa iba't ibang bansa. Sa mga nakakilala pa rin sa kanya,
si Hercules Jojo Tangkay ay tatatak pa rin bilang one of the best players sa PBL. Okay mga kuis, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout. Ngayon po'y tatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Memo TV, Ayumi's Kitchen, Eli Barrios, Efren Jokno, Ruel Magdaraog, Marnet Castanos Official, Dondon Galendez, Benigno Enriquez Timbang, James Daniel Dorado, Mahiwaga, Chris Verceles, Diamond Rosales, Antonio Griarte, Arjen Vlog, Benji Rabina, Kuya Ems TV, Reynaldo Reyes at Kai, Renato Gutierrez.